is up, mga brads? Good morning, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Hello. Solo ride tayo ngayon, mga bro. Solo ride lang muna. So what I'm going to show you today, mga bro, is a few of the angles or camera mounts na pwede natin gawin sa pagmo-motovlog, mga bro. So mostly, ang ginagamit ko talaga is itong chin mount. Of course, that's our main camera, main angle, kumbaga. But from time to time, ginagamit ko din yung front cam ko, ito. And then, yung cam sa likod minsan. At saka yung mga shots na handheld lang kung kasama ko si Mrs. So for now, ilan nga ba? So I'm going to show you, mga brother, a few other angles that you can try sa pagmo-motovlog para maiba naman, di ba? Because for the most part, lagi na lang tayo sa chin mount, which is actually good because yun yung perspective na gusto nating makita sa ating mga viewers or sa ating mga subscribers dyan. But then again, it doesn't really hurt, or mas maganda syempre pag marami tayong variation para hindi naman boring, di ba? So aside from this chin mount, I'm going to show you, mga bro, 5 more camera mounts that you could try. Switching it up lang. Umpisa na natin, mga brother. Of course, our main mount, our main camera is the chin mount. That's the standard for most motovloggers. And then ito, easy access at saka mas convenient kasi yung action cam ko, nandito rin yung adapter niya para sa speaker or sa microphone. So, ito yung main camera ko talaga. As you can see, makikita nyo talaga yung dinadaanan, yung perspective, yung daan, tsaka parang ma-feel nyo talaga yung perspective talaga ng driver. Parang ikaw yung nagdra-drive na mismo. So makikita mo yung handlebar dito, yung manibela, yung kamay, tsaka yung daanan, kitang-kita mo. Ito talaga yung main go-to camera natin. Primary, kumbaga. Diba? So maganda to. And I think I would say 98 or 99% sa mga motovloggers eh ganito yung setup. Chin mount talaga yung the best way to go. Yun. So pangalawa na laging ginagamit natin ito. Front cam, mga bro. So maganda rin yan. Ito yung second and usually aside sa front cam ko, ito yung kadalasan ginagamit ko, yung front cam. Kasi mas convenient din to. Kasi yun nga, nandito lang siya. Easy for you to access kumpara sa iba. So actually, for the most part, ito lang talagang dalawang ginagamit ko sa mga vlogs ko. Either sa chin mount, primary, at saka sa front cam paminsan-minsan, ito. Ayan. So maganda rin ang kuha nitong front cam. Mas maganda rin, meron ding makakuha yung ibang mga vloggers na yung 360. Maganda kasi yun yung kuha. Pero ang mahal nun. Di natin kaya, di ba? Masyadong mahal yun. Pero eto, maganda yung kuha niya. Ang perspective niya, of course, makikita para kang naka-selfie camera, kumbaga. Ayan, depende na sa pag-adjust mo sa camera mo dito. So, either ganyan, okay naman siguro yan, or ganyan. Ayan, medyo tabingi, ayan. So, depende sa mga angles na gusto mo. So, madalas rin ginagamit to ng mga vloggers, syempre. So, second go-to camera ko yan, mga bro. Maganda rin yung kuha. Siyempre, yan, kitang-kita ang whole body mo, nagdra-drive ka. Parang naka-selfie. O, diba? Alright, so yung pangatlo ko namang camera, minsan ko lang talaga to gamitin kasi medyo kakapagod mag-strap-strap pa eh. Pero, eto yung chest strap. Yan. So, okay din ang kuha sa, ano, sa camera na to. Kasi same as, almost the same as the chin mount, mga bro. Makikita rin ng mga viewers mo yung perspective ng rider.
yun nga lang, ang downside nito eh, fixed talaga yung view niya. So sa makikita nyo, sa chest lang talaga, unless you move your body from side to side or sideways. Downside lang dito mga brother is yun nga, fixated yung ano, yung view niya. So yung view lang talaga niya is yung yun, handlebar, yung daan, and then the horizon, which is also good, pero limited yung ano niya, yung movement niya, unless you tilt your body or you move your body from side to side yun. Pero unlike chin mount, eh yung point of view mo talaga yung makikita mo. Like for example, if lilingon ka, kahit nagdra-drive ka, so kung saan nakatutok yung mata mo, nandun talaga yung ano, yung tutok ng camera sa chin mount. Dito naman sa chest, ang problema lang dito is yun nga, unless iliko mo yung katawan mo, doon mo lang mumumove talaga yung ano, yung point of view ng camera. But other than that, when it comes to view, maganda talaga yung view ng camera na to. Maganda rin naman. So sa makikita niyo yan, another variation kumbaga siya. Sa makikita niyo naman mga brother, it adds another perspective naman, 'di ba? When it comes to the angle of the camera. So maganda rin yan. So that's my third go-to mount. A few inches later. Alright, pangatlong susubukan natin mga bro, ito. Actually, itong Mojo, meron tong ano, seat cowl dito. Doon ko talaga dinikit yung ganito. Kaso, hindi ko gusto yung look kasi eh. Mas maganda yung pure black lang, ganyan. So, first time ko talagang gagamitin to. Yung back camera na to. At saka, ito naman, pang-apat na to. Back mount or, ito yung pang-apat natin. Actually, pang-apat at pang-lima kasi pwede natin gawing back view yan sa likod. Pwede rin natin gamitin, i-switch natin sa kabila para yung likod naman natin yung makikita. So, susubukan din natin yun mamaya. So, first time ko gagawin to ngayon. I don't know kung maganda ba yung kuha or sana hindi malaglag. Iyan. Depende naman sa inyo, pwede nyong i-tilt. Pwede rin ipayoko. Marami kasing mga variations or options. Sasabihin ko na rin yung pang-anim ko. Yung pang-anim ko ay dito naman. Ayan. Same as this. Dinikit ko lang sa 3M tape. Yung angle naman ito, although hindi maganda kasi nakaka-cover siya ng ano, plate. Pero at least dito, yung perspective naman niya eh, kuha yung gulong, tsaka yung tambucho I think. At saka yung likod. Yun nga lang yung hindi maganda dito eh, kasi ito nakikita siya. But yan yung pang-anim ko. So susubukan natin yan ngayon. Ayan, so tingnan natin yung kuha. So again, first time kong gagamitin ito. And yung controls nga pala, yung nakaganda sa action cam na to, nabigay sa akin ng kapatid ko, is meron siyang ito, controller. So ipindito nyo lang yan, hopefully nagre-record na. So yan yung kuha. So hindi ko makikita yan until na-edit ko na yung video, pero sana mas maganda yung kuha kesa sa yung ano, sa yung may tapaludo. So tingnan natin at hopefully hindi matanggal. Trial and error muna tayo mga bro. So ayan, yun yung back camera. I don't know anong itsura na niyan. So titingnan ko na lang mamaya sa editing. So ang maganda naman sa pang-apat na camera angle na to is makikita mo yung nasa likod mo. Kumbaga syempre nagra-ride kayo ng mga barkada mo, yun makikita mo yung angle sa likod. So yan. Maganda rin yan for cinematics. Ito talaga mostly yung ibang mga angle na to, yung front cam, tsaka itong back.
Ito mga angle na to pang cinematics na lang talaga to. Small clips na pwede mong dikit-dikit. Yun. Epic fail yung ating back camera kanina. Malagay kasi yung bag ko, so yung bag ko lang yung nakikita. Oh no! So, gagawa tayo ng another option. But for now, yung dapat na pang-anim ko is ito na muna. Yung angle naman na to is yun sa Tapaludo mismo. Ayan. So sa makikita nyo dyan, dati kasi yung pagkakakonnect ko nito nasa foot peg dito. Ayan. Sa foot peg siya. Mas maganda yung kuha niya dyan. Kaso hindi secure. So ang ginawa ko, trinay ko muna itong sa may Tapaludo. Meron din naman kuha ng konti, pero yun nga lang yung view niya, natatabunan siya ng tawag dito. Plate number, yan. So although maganda yung kuha niya, pero yan, sa makikita niyo ngayon, yan yung view niya. Pang-anim ko sana to, pero for na pang-lima. Meron pa akong isang gagawin para maging anim since palpak yung isa. So yung gagawin ko ito. Dito sa bag ko, sa strap ko dito, merong slot din dito para i-connect yung camera. So sa shoulder naman to. So try natin mamaya. Alright. So for now, pang lima yan. So ito mga brother, yung next nating susubukan since palpak yung isa. Ito. So kinabit ko na to dati. I don't know if pwede pa tong ma-adjust. So uusog lang natin ng konti dito. So dito natin ilalagay ito. Ayan. Ayan. Ganyan. So ewan ko yung view niya. Tingnan muna natin ha. Alright, so improvise tayo mga brother. So since hindi gumana yung isa nating option, ito na yung pang-anim natin. Ayan. So shoulder siya. Woo! Oh my god! So shoulder view siya mga bro. And first time ko rin na nasubukan to. Ewan ko kung anong kuha. So pang-anim natin mga brother. Ito yung pang-anim natin, shoulder view naman. So yun lang. So unang-una yung nasubukan natin, ito yung primary natin, chin mount. Pangalawa front cam yan. Pangatlo ano nga ba yung pangatlo ko? Chest. And then pang-apat is yung back camera. And then pang-lima naman itong shoulder cam. So yan yung nasubukan natin ngayon mga brother. So again, a few variations for you. It depends naman sa iba. Marami pa namang mga options. Pwede nga dito is pwede nga dito sa crash guard ko. Pwede din na lagyan dyan ng camera. So marami pang mga options. Depende na sa inyo yan, sa mga motovloggers, kung anong pipiliin nyo or anong gusto nyo. So ito lang naman ay mga options natin sa ating point of view sa pagmamaneho. So lagi na lang chin mount yung nakikita ng iba. So maganda rin to for cinematics. Yan, gusto nyong subukan. Ewan ko ngayon ha kung maganda yung view niya, but that's an option as well for you that you can use. Ayan mga bro. So pauwi na tayo. It's almost 8:30. 8:30 na ata ngayon. So yun lang yung pakay natin ngayon mga bro. Ang ganda na ng fog dito. Yan. So yun lang yung topic natin ngayong araw na to mga brother. So a few of the options for you sa mga motovloggers kung saan at kung anong pwede nyong gawin when it comes to installing mounts or saan nyo ilalagay yung mga camera nyo for motovlogging. Okay?
Thank you so much. Really, nigga. And of course, sa hindi pa nakakapag-subscribe dyan, alam niyo na, bakit pa kayo hindi subscribe? Bakit naman? So, it doesn't really hurt if you go ahead and click on that like, subscribe, and yeah! Since you're at it, pindutin nyo na rin yung notification bell na yan, mga bro, para updated kayo sa susunod na videos natin in the future. Alright, so hanggang sa susunod, salamat ulit sa panunood at pagsama sa akin sa araw na to, and I'll see you na, on my next vlog. Ang sarap ng vlog! Yun! See ya later, mga bro! Ride safe, peace out! Babush! Yes, sir! Woo!